Babalikan ko lang, Cong, ha, you mentioned nga na dumaan ka dati dun sa hirap ng... Yun nga, ang hirap para sa nanay na, kunyari, hindi pa nagsasalita, hindi yun pa naglalakad. Kung ano mang problema, ano yung siguro mabibigay mo na advice to other moms na yun mismo ang pinagdadaanan ngayon? Ang sa akin lang, huwag kayong sumuko. Dapat hindi ka nagpapalunod dun sa lungkot na bakit naging ganito yung anak ko. Kinakailangan mahabang proseso yung gamutan. Kailangan kausapin mo siya ng kausapin at ikwento mo yung buhay mo sa kanya at eventually marirealize mo lang iba na pala siya. Kaya lang may second yun na pagsubok. Nung sasali na siya doon sa Coco Star, doon sa amin, sa San Pablo, sabi ko, anak, first time mong sasali pero parang mahirap kasi congressman ako dyan. So ayoko na may masasabi yung mga tao mahirap. Ang sagot niya sa akin, ang hirap palang maging anak mo. Ang sakit, no? Sabi niya ganun. So ako naman para, ay, Diyos ko, baka ano to, baka ma-disappoint na naman siya, baka bumagsak na naman baka yung bumalik confidence na naman niya. Siya, oh. Ganun. To sabi ko, sabi ng mga kaibigan ko, hindi, pasalihin mo na. Alam naman namin, fair ka. At kumbaga, hindi ka makikialam kahit ano mangyari. Of course naman, sabi ko. So sabi ko, anak, sige, sumali ka na. Pero hindi ako sasama sa practice kasi ayoko may masasabi yung mga tao. Kaya lang, nung contest na, umiiyak siya. Bakit? Oo, naiyak naman daw ako. Kasi sabi niya, naiyak ano ba? Sige lang, Congresswoman. Kasi nung gabi bago siya lumaban, yung gown na gagamitin niya, yung sa talent, nakalagay sa bawat maleta, may label, yung higaw, sapatos, kasi binibilin ko dun sa mga kamag-anak ko, kayo na mag-iintindi sa kanya. So pag, thank you, pag kailangan niya ng sapatos, ito ha, pag nasira yung isa niya sapatos, ito. Tapos ito yung hikaw na susuotin niya, sabi kong ganyan. Mahirap sa akin kasi unang laban ng anak ko. Pero hindi ko siya personal na ma-assist. Kasi nga parang ayokong may masasabi ang mga tao at mananalo siya dahil siya yun. So, ginaya ko lahat yung maleta, tapos umalis siya. Tapos umiiyak siya, sabi niya, hindi, naiintindihan na niya na hindi ko siya kailangan masamahan doon. Tapos, doon sa pinagganapan, nandun ako sa kaitaasan, tinitingnan ko lang siya, tinatanaw. Pero nagpunta ka pa din doon. Nagpunta pa rin talaga ako, pero hindi ako nagpakita. Para lang talagang walang pag-usapan. And sa awa ng Diyos, sabi ko sa kanya, tandaan mo, kailangan mong galingan. Huwag mo akong isipin kasi si mami nandyan lang sa tabi, nakasuporta ako sa'yo. At sa awa naman ng Diyos na first runner-up siya. Wow! Oo, tapos ano naman, walang kahit na anong naging kwento ang sinasabi ng mga tao ay talagang ginawa ng bata yung best. Kaya siya nanalo. Yes, pero ramdam ka namin na bilang mom, si hindi pwedeng wala ka doon. So kahit sa first, sa gamit, di ba? Sisilip ka lang sa malayo, talagang yes. Nandun ka. Oo, pero alam mo, tama yung sinabi mo. Dahil nakita ng tao na ginalingan niya, wala silang masasabi na deserve niya yung manalo siya sa competition na yon. At saka ginalingan din ni Congresswoman ang kanyang decision making noon kasi nahati siya doon eh. Ang galing. You deserve, Congresswoman. You deserve what? Your position. Because you deserve your position. Alam mo, mahal ka. Diretsuhin mo. You deserve your position. Ayan. Okay. Kaya talaga nakaka-proud. Magandang